Hello. Hello once again everyone, mga kaibigan, mga upwards, ayan, mga upwards, ibig sabihin ng upwards, binaligtad ko lang na tropa yan. Magandang gabi po sa inyong lahat at hangad ko po ay sana'y okay tayong lahat. Pangalawang ano natin ngayon pangalawang gabi dito sa kabundukan. So, gaya nung sinabi ko sa inyo ay habang tayo nandito ay tuloy pa rin ang ating pag-share ng mga ideas patungkol sa ating mga sasakyan. So, medyo balo tayo, medyo malamig sa labas eh. Actually, ang oras po dito ngayon ay alas 7:30 ng gabi. At kagagaling lang po natin sa ano, sa mess or canteen. Kakatapos lang ng ating hapunan. So, meron lang akong isang hindi ko masasabing maganda eh, pero maaaring maganda para sa inyo mga upwards. Maaaring sa sa mga tropa natin ay naka-experience na ng ganitong mga eksena, lalo na po sa mga tropa at mga kababayan natin na nawamasukan sa minahan. So, ang isi-share ko po sa inyo ay patungkol sa ano, sa ABS issues. So, ang problema ay ABS. Nakailaw yung ABS. Tapos, sinalangan ang scantol. Ngayon, ang sabi ng scantol, ang problema ay nasa left-hand rear. So, likurang kaliwa circuit. Nandun yung problema. Pero ang scantol ay hindi bibigyan ka lang ng hints niyan kung saan circuit yung nagkaroon ng problema. Never na sasabihin ng scantols na nasa likurang kaliwa yung problema. Wiring ang nagiging problema niyan or yung sensor mismo, ABS sensor ang ano. Yung sasabihin lang nung ano, bibigyan ka lang ng hints ng scantol na nandun yung ano, problema, yung circuit doon. It's either yung parts ay nag-fail or yung wiring mismo. So, ganun lang yung trabaho ng scantol. So, ang nagiging scenario ng problema ay nakailaw yung ABS, tapos nasa likurang kaliwa ang problema. So, ito, base lang sa na-experience ko sa trabaho ko dito sa kabundukan or sa minahan. So, ang problema, likurang kaliwa. Actually, hindi ako ang unang humawak ng problema. So, base nung pag-analyze sa problema, ang nakikita is yung ABS sensor sa kaliwang likuran ay nasisira kasi laging nakadikit yung pinaka-ringer kasi diba, may ringer yan eh na naka couple dun sa pinaka-hub. So, meron tayong dinala natin yung ano. May dala tayong dito nga sa ano eh, sa plastic bag. Kita ko sa inyo. Ito ay base sa na-experience ko. So, ang nangyari, ito yung ano. Ito yung ABS sensor ng likuran. So, ang nangyari, ang nakita nila is
nasisira yung ano, yung ABS sensor. Nasisira dahil laging nakadikit yung ring gear. Dun sa ano. So, papakita ko sa inyo. Kinikip ko to eh. Ito ay, hindi ko lang babanggitin yung kung saan kumpanya yung pinanggalingan ko. Pero ito yung actual na ano, nung time na pinahawakan nila sa akin. So, ito yun. So, ito yun. Maiksi lang yan. So, ito yung ano, nasisira yung pinaka ano, harapan. Nakikita nyo. Yan o. Wasak yung harapan, di ba? So, alam nating lahat yung harapan nito is yung ring gear. Pag umiikot yung gulong, sinisense nito. Sabay feed naman dun sa ano, sa ABS computer or ECM. So, ito yung naging ano. Ang nangyari, nagpalit sila ng bagong sensor. Tapos, tinakbo. Maya-maya, bumalik din ang problema. Binuksan ulit. Ito na yon. Ganyan din. Bali ito, bagong sensor lang na kinabit. So, nung makita nilang bagong sensor at nasira pa rin yung dulo. So, ang pinaka basic, nagpalit ng ano, ng nagpalit ng wheel bearings sa likuran, which is non-genuine or aftermarket. So binunot ito yung ano, yung wheel hub. Kinabitan ng bagong wheel bearing pero non-gen. So nung kasalpak, tinitingnan nila, ganun pa rin, nakadikit pa rin doon. So, ang iniisip nila is, maaring dahil non-gen or aftermarket yung wheel bearing. So, nag-order ng ano, nag-order ng genuine na ano, from Toyota na ano, na wheel bearings kasama yung hub. So, dumating yung pyesa, binuo, sinalpak. So, inadjust. May tamang ano, inadjust yung tamang prelog. Ngayon, sinisilip nila, ganun pa rin. Yung, kumbaga ito yung ano, nakadikit yung ano, yung pinaka ring gear dito sa speed sensor. So magigiba pa rin itong ano, speed sensor. Okay, ito ngayon eh. Tapos ang nagiging hato na dahil genuine na yung hub, genuine na yung wheel bearings, sinalpak, inadjust sa tamang preload, nakadikit pa rin. So ang hatol is palit na ng ano, ng magpapalit na ng buong rear diff housing kasi yung spindle maring nagkaroon ng worn out. So lumalapit na yung ano, yung pinaka hub dito sa speed sensor. Ngayon nung binigay sa akin, pinag-aralan ko at ganun, kinausap ko yung namumuno sa amin na gato ganyan, panggabi ako noon. So sabi ko, sige. So yung, sa madaling sabi, yung rear diff housing na in order nila is nagkakahalaga ng mga kulang-kulang 3 libo. So sabi ko, sige, titinan ko. Ganun. So nung binuksan ko yung likurang kaliwa nga, nakita ko, nakadikit nga yung ano, nakadikit nga tong ring gear ng ABS dun sa hub dito sa speed sensor. Kaya ganyan yung itsura niya. Ngayon, ang naisip ko lang, sabi ko,
tinanggal ko ulit yung hub, tapos tininang ko yung spindle. Wala pang magitang sign na healthy yung ano eh, yung spindle eh. Yun nga lang, lumalapit yung ano. Nakadikit yung pag nilagyan mo na ng preload, nakadikit yung hub dito sa speed sensor. So, magigiba. Itong ano. Kasi fibra lang ito eh. So, iniisip ko, sabi ko, ang aim lang nito is, ilalayo lang itong speed sensor. So, yun yung nagiging outcome nung ano. So, nag-isip ako, sabi ko, ano bang magandang ano dyan? So, ito yung nagiging ano. Ito po ay, ito, nakikita nyo, mga apport, mga tropa. Napakanipis. Ito po ay ano, differential washer. Manipis. Actually, basura talaga ito kasi kung susundin mo yung standard ng Toyota is ito ay non-reusable. So, pag nagpalit tayo ng, nag-drain tayo ng differential oil, is either rapport record, ito, tapon ito kasi wala yan eh. Luma yan eh. Kuha tayo ng bago, di ba? Pero akalain mo ba ito lang yung magbibigay ng solusyon doon sa problema? So, naisip ko lang. Ay, ako na may mahilig magtabi-tabi ng ano, hindi ako basta-basta nagtatapon. So, ito, bilog. Lumang differential washer ito. Which is, basura na ito. Ang ginawa ko, tinanggal ko itong ano, kumuha ako ng panibagong ABS sensor. Pinasok ko lang siya ng ganyan, no? Yan. Sabita, yan. Pasok siya dyan sa ano? Sa loob. Actually, pag bago, hindi talaga siya ano, ha? Hindi talaga siya pasok na pasok. Hindi mo siya may papasok. So, ang ginawa ko, itong apat na portion na ito, isa, kutin ko ha, dalawa, tatlo, apat. So, itong apat na section na ito, ito yung humahapit dun sa ano, sa pinaka, kung saan ito nakamount. Kaya mahirap pag nagpalit tayo ng ganitong sensor, mahirap siyang sikwatin kasi itong apat ang nakaano eh. Nakahapit ito doon sa pinaka inuupuan nitong ABS sensor. So ang ginawa natin, inano ko lang file. Pinail ko lang siya na para pumasok ito. Pag na-file mo siya at naipapasok mo 'to nang tama, pasok talaga 'yan. Pasok na pasok 'yan. Okay. So nandiyan na siya. So ang ginawa ko, nilinisan ko maigi yung pinaka ano kasi ito. Yan. Ito tornilyo number 10 bolt ang yan eh. So nilinis ko maigi. Ito lang pala ang katapat. Nung maisalpak ko to, naipasok ko na tong washer diyan. Napaka-smooth niyang ipasok. Tapos nilagay ko yung tornilyo. So sa madaling sabi, itong speed sensor ay lumayo na dun sa ringgir. Nagkaroon siya ng clearance. Parang ganyan. Yan. So, nasolve yung problema. So, akalain ba natin mga apport, eh, ito lang pala ang katapat. Eh, ito, eh, siguro, sinti mo lang ito, eh. Pero, nakakasolve siya ng, ano, ng nakakasave siya ng libu-libong dolyares kasi gaya nung sinabi ko, ang halaga po nung rear defousing is kulang-kulang 3,000 ay samantalang ito lang pala ang katapat. So dahil ito ay ano ko lang, pinag-aralan ko lang, so hindi ako basta-basta mag-decide kung okay or ano. So, dumating yung namumuno sa amin.
At pinakita ko sa kanya na ito ba'y okay sa'yo, which is yan, ganyan, salpak, ganyan, tornilyo. On the spot, ang sabi nung namumuno sa amin, ika-cancel ko yung order. Ito lang pala ang ano niyan eh. Sabi ko, hindi, tinakbo namin. Ganun. Pinakita ko sa kanya yung actual bago ko kinumpleto yung ano. Nakita niya yung clearance ng speed sensor tsaka yung ano. Ganyan, siguro mga 3 mili. So, ayos. Nagkaroon ng ano, nabigyan ng magandang solusyon yung ano, hindi na ako naghirap or hindi kami naghirap na kasi malaking trabaho din ah, yung babaklasin mo yung magpapalit ka ng ano. So ito ay sinishare ko lang sa inyo na itong patapon na washer ay pwede rin palang ano, solusyon doon sa isang malaking problema. So, ganyan lang. Sinishare ko lang sa inyo mga Apple. Yung dishwasher ay pwede pong gamitin para lumayo yung ano. May experience nito mga tropa sa ano, lalo na yung mga nandito sa minahan. So, yan lang. Dishwasher. Yan lang katapat pala. So, napasaya ko naman yung ano, yung namumuno sa amin bilang ano. So, bali ito na yung ano, yung huling ABS sensor na tinanggal ko. Actually, bago ito eh, nawasak lang. So, yung kinabit ko na yung bago, kinabitan ko ng ganito. Maayos na ang problema. So, yan lang. Sinishare ko lang sa inyo, mga tropa. Maaaring may mga tropa natin na naka-experience na ng ganito. Hindi lang siguro nila na-share. Pero ito, tayo. Siyempre, tropa. So, yan lang. Dagdag kalaman yan, mga tropa pits. Hindi natin yan pinagkakait. Okay? So, ganoon lang. Marami pong salamat sa ano, sa pagpanood nyo sa videong ito. At kayo na hong bahala kung mag-subscribe kayo or i-share itong video na ito. It is makakatulong. Ano ito eh. At abangan nyo lagi ang mga i-upload kong videos tungkol sa mga sasakyan. Tsaka bago ang lahat, shoutout ko rin yung ating Apple na ano, na isa din sa vlogger ng YouTube, yung Hero Auto Works. Panoorin din natin yung ano, suportahan din natin siya. Kaming dalawa, suportahan niyo rin kaming dalawa kasi para naman sa inyo ito. Makakapulot kayo ng aral, ideas, tapos siyempre ano na rin, makakasave kayo ng pera kasi pag magkaroon kayo ng idea, so hindi kayo mapapagastos, diba? Ganun lang kasimple ang buhay. Share the knowledge you gained. So, maya-maya po at tayo matutulog na. At mag-iingat po tayong lahat at maraming salamat po ulit. God bless us all.